Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ito ay isang laro na kinahiligan ng mga kabataan noon at magpahanggang sa ngayon, at marahil isa ka din sa mga nakapaglaro nito sa iyong kabataan noon. Ngunit alam mo ba na ang larong bumuo sa childhood mo ay mayroon palang nakatagong malagim na kwento sa likod ng mga lyrics sa larong ito? Well, yan ang pag-uusapan natin at ikukwento ko sa inyo. Tiyan nga pala mga kaibigan, bago natin simulan ay kung interesado ka sa mga content gaya ng mga stories about sa mga MLBB heroes story at sa mga ganitong horror story, ay hinanayahan kitang i-hit ang subscribe button at huwag kakalimutang i-click na din ang notification bell. Salamat! Mayroong isang pamilya. May nanay, tatay, ate, kuya, at mayroong isang babaeng bunso. Si nanay ay napaka-istrikto na tipong gusto niya lagi ay mataas ang grado at hindi nagkakamali sa anumang bagay. Si tatay naman ay laging umiinom ng alak at madalas ay nawawala ito sa tamang katinuan dahil siya ay nagdudroga at sa tuwing siya ay gabi nang umuwi at naaabutang gising si bunso ay pinapalo niya ito. At si ate naman ay laging nasa galaan kasama ang barkada kaya't gabi na din umuwi at lagi na lang niyang inaasa ito kay bunso ang mga gawaing bahay na siya dapat ang gumagawa. At si kuya naman ay puro pang bubulas at mga kalukuan lang ang alam na kung siya ay walang ibang magawa, ay si bunso lagi ang pinagtitripan at siya ay walang pakialam sa buhay. Kaya si bunso ay laging kawawa, siya lagi ang naghuhugas ng pinggan at gumagawa lahat ng mga iba't ibang gawaing bahay. Kahit na siya ay nahihirapan na, ay hindi pa rin niya magawang makapagsumbong dahil siya ay isang pipi o ipinanganak na hindi nakakapagsalita. At nang dahil nga doon, ay hindi alam ng kanilang nanay ang totoong nangyayari dahil si bunso lamang ang laging tinuturo ni ate at kuya. Ang bunso ay isang babae. Dito ay kapag umuwi ang tatay nila na lasing ay lagi niyang naaabutan ang bunso na naghuhugas ng pinggan. At dahil nga sa wala siya sa katinuan ay lagi nitong trip na bugbugin si bunso. Walang nakakaalam at hindi siya nakakapagsumbong sa kanyang ina. Si nanay naman ay laging ikinukulong si bunso sa kabinet dahil nakikita niyang nagkakaroon ng mga pasa mula sa braso at iba't ibang parte ng katawan dahil ang akala niya ay nakuha niya lamang ang mga ito mula sa paglalaro. Ang kanyang ate at kuya naman ay puro malitin ang sinusumbong na puro na lang daw laro ang inaatupag ni bunso. Isang araw ay wala ang nanay at tatay. Si ate naman ay nasa galaan. At dalawa lang sila ni kuya ang naiwan sa bahay. Si kuya ay natripan si bunso na itali ito sa kama. At pagkatapos ay ginahasa ito. At ito'y pinasukan din ng iba't ibang bagay sa maselang bahagi ng kanyang katawan na siyang ikinasira ng kanyang pagkababae. Kinagabihan, dahil sa natalo si tatay sa sugal, ay sinaktan at pinalo niya si bunso. Dahil daw si bunso ay ang nagdadala ng kamalasan sa kanyang buhay. Dahil doon sa mga ginawa nila sa kanya, ay pagod na si bunso at ito'y tahimik na umiiyak na lang ng umiiyak. Kaya't dito ay naisip na lamang ng bata na siya ay magpakamatay. Ngunit bago yun ay nagsulat muna siya ng isang tula. Isang tula na kalaunan nga ay naging isang larong pambata. At ang akala ng lahat ay isa lamang itong ordinaryong laro. Pero ito pala ay may nakatagong kwento. Lahat ng gusto ko ay susundin mo.
naiintindihan niyo ba ang mensahe ng tula? Nang hihingi siya ng tinapay at kape para sa handa ng kanyang lamay. Gusto niya kasi na kahit sa libing niya lamang ay mabigyan siya ng oras ng kanyang pamilya. At kung mapapansin sa linya naman na ang siyang magkakamali ay pipingutin ko, na dito ay ipinapahiwatig niya na kung hindi nila ito susundin at mali ang gagawin ng kanyang pamilya, ay isasama niya ang mga ito sa kukay. At kinaumagaan nga nun ay nagbigti na ang bata. Ang tulanga na kanyang isinulat ay nabasa ng kanyang pamilya. Pero imbis na sundin nila ito na ang kanyang kahilingan, ay binalewala lamang nila ito at ipinalibing nila si Bunso ng simple. Hindi rin nila ito gaanong binigyan ng pansin, bagkus nagpapasalamat pa nga sila at tuwang-tuwa dahil sa nawala na ang malas sa kanilang buhay. Kaya naman, sa mga sumunod nga na araw ay isa-isa na ngang nagkasakit ang bawat isa sa kanyang pamilya na sanhi ng pagkamatay nila. Kapag sumasapit naman ang kabilugan ng buwan, ay may maririnig kang kanta. Ibig sabihin nito ay nasa tabi mo na siya. Ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan na kung ito ba ay may katotohanan o isang gawa-gawa lamang. Pero ikaw kaibigan, ano sa palagay mo? Naniniwala ka ba sa kwentong ito? I-comment mo lang yan sa comment section upang malaman namin ang iyong opinion. Salamat at hanggang sa muli, mga kaibigan. At ako'y nagpapaalam. Peace out.